Bernardo! Samantha Bernardo! Samantha Bernardo! Ladies and gentlemen, please dami welcome na nating napagdaanan. Ngayon pa ba tayo susuko, Pilipinas? Sambri, and this is The Sam Up! Akalain mo yun, we are now on the last episode of our first season! Woo! But syempre, huwag kayong mag-alala dahil tutuloy natin yan sa season 2, abangan! Hindi pwedeng basta-basta lang ating ender for this first season. Kaya naman, hindi lang isa, kundi dalawa. Kundi tatlo ang ating maiingay at nakakaaliw na social media influencers ang makakasama natin for our last and 12th episode. Binulabog nila ang FYP sa TikTok with their fun and loud friendship. Kaya naman, let's welcome uno-una ang ating katropay na si Kevin Montiliano at of course, Nikki Mariana at ang pambansang yobab, Yulene Castro! Yes, my God! Napapanood ko lang kayo sa TikTok, mga trending sa ating FYP. Maraming salamat po sa pagpapa-unlock, especially sa pambansa. Ay, grabe! Maraming salamat. Ay, hindi ko pwede! Thank you so much! Thank you so much din po sa pag-invite. At saka syempre ating mga katropa. Namiss ka namin, sobra. Namiss ko kayo. Hindi naman ako magbubuhok ng ganito kundi dahil sa'yo. Grabe, oh. Pero ito, first question, kamusta kayong lahat? Siyempre, 2024! Ay, malabad ka niya. Sorry, sorry. Sorry, guys, sorry. Nagugutom na kasi. Sising po. Kape lang kasi. Mag-alap talaga ng pagkalap. Oh my God. Hindi ako super saya. Super daming... So far, ang dami nang naka-ano. Naka-ano! Nag-clarify mo. Ang daming blessings na dumadating. Yes. So much po kay Lods. Lods, yes! Totoo. Ako okay rin naman ako. Happy ako sa pag-start ng 2024. Kasi, yun, ang dami agad labada, ang dami agad ganap. So, thank you, Lods. That's good. Copy paste. Parang naawas sa ano running time. Okay, tunin ko ako, Nicole. So, ikaw yung mag-a-adjust. Ako na mag-a-adjust pa ng Rafi editor niyo. But thankful po. Yes. Pero kitang-kita naman namin yung sa lahat ng social media accounts niyo. Pero curious kami kasi lagi namin pinakitang masaya. And nakita ko, bago tayo mag-start, ganun din talaga kayo. How did it all begin? Saan ba nag-start yung friendship niyo? Eto na nga. Pera! Pera! Pare-pares kasi gamit mo ko ang pera. Exacto. Sa TikTok tayo nag-start. Sa TikTok kasi yun, nagka... Message-message lang. Nagka-message-message. Tapos, nagkita-kita. And alam mo yun, nag-match yung mga ugali. Yun. Sabay-sabay. Sabay-sabay. Oh, really? So, doon kayo, bago pa tayo mag-audition sa PAE. Hindi, kami muna ni Kevin. Nagkakilala. Okay. Kasi sinama ko siya. Kasi sabi ko, parang pwede ugali nitong kasama eh. And nakita ko si Yulene. Yes. Sabi ko, ay, madaming views to, pwede ito. Makaka-cloud kami kayo. So kaya, pero yung naging po. Yes. Eh, nakita ko pa naka-LB, sabi ko, sakto. Mayaman. Oh my God. Uy, pero kitang-kita yung tightness nyo on and off the camera. So congrats, sana magpatuloy kayo. At saka, huwag kayo madala ng clout. Ah! Tama! Tama sa awit! Bala ko talagang sirayan yung friendship niyo for tonight. Ayun na nga, so, sisirayin ka din na. Hindi tayo pakalo. Tayo na sisirayin. Kami rin, sisirayin namin to. So, kaming zamber ako. Pero ito, like,
ay nakikita namin true highs magkakasama kayo, pero true lows magkakasama din kayo ng Christmas. Hindi na kami pag-alala. Kasi hindi ko din kayang bumaba. Uy, hindi. May laban silang yangat ako. Hindi, nakita ko. Parang nag-celebrate kayo ng Christmas, nag-celebrate kayo ng any milestone together. Oh, birthday niya, nagpunta kami ng birthday niya noon, na ang apakalayo sa Laguna. Sa mansion niya yun, diba? Oo, oh, ang layo ko ng bahay ni Kevin Montiliano, hindi na po abot ng buwan. Hoy! Ganun kalayo yung bahay. Iba yun. Actually, battery lang yung kuryente po. Hindi, totoo. Pumunta sila nung birthday ko sa Laguna. Kasi after 7 years, umuwi yung mom ko. So gusto ko ma-meet nila. Oh. At the same time, tipid na rin. Tipid na rin. Isahan na lang. Isang imbita na lang din talaga. Oh. Totoo. Pero ako na yun, happy ako. Kasi totoo yun, through lows and through thick. Oh, and hindi kasama yun. Hindi nakapahawak ako sa sa'yo. Sorry. Highs and lows talaga. Happy ako. Masasabi ko na, for sure, nandito kami sa isa't isa. Tsaka kakaganda lang ng milestone niya, 3 million sa TikTok. 3 million sa TikTok! Sabi, 3 million! Thank you so much po! Supportahan pa natin yan. Okay. O, bago tayo magtuloy sa ating kwentuhan, let's play a game. Alright. And the game is called Password. So, simple lang ating mechanics. One will be picking a word or a password and that the person will describe the word to pick. So, kunwari, partner tayong dalawa. Ako yung magbibigay sa'yo ng word and kailangan mo siya hulaan. Okay, paano pag ayaw ko? Ah, ganun! Pero yun yung game! Hindi, pwede kasi naka-river sa sabi nila. Ay, maganda ka din. Wala na ba kami sinabi pa akin sa sama? Sobrang! Ay, sabi sa mga dito. Sobrang to, diba? Sobrang ganda mo. Oh, tapos ka mag-wig. Ang tayo dyan. Pasok may wagang plan. Okay, oh. Matapos na may sorry. Wala ba kayong lakan? Bato, bato, pick. Ano yan? Pangalo! Uy, hindi yan, Babo. Uy, kayo na ba? Kasi nakaganyan yan, malutok mo eh. Hindi, dalawa lang yung kamay niyo. Dalawa lang ko? Walang kuko yung isa. Sorry, gutom na kasi ako nung at-ngat. Kasi, Baba naman siya gumana, no? Okay, wait ka na kasi. Sorry, sorry. Nagpariban ka, hindi ka nagpakuko. Ano to? Wala nang budge. Okay. Bato, bato, pick. Ano yan? Wala. Okay, talo mo. Talo ko. Talo ko, stick niya ng barbecue. Sumuuna sila. Ano ba? Sumuuna kayo, guys. Muna kami, sige. So, sino kukuha sa dito at sino mauhula? Ano na papahula? Ang galing naman ito. Pahirapan lagi ako. Magbibigay ka rin. Wala! De-describe ko, hulaan mo. Isang word lang, di ba? One word to describe it. Describe that word. Forever. Marriage? Pwede ba magbigay ng clue? Tagalog. Ah, Tagalog? Tagalog. Forever kasal. Ay, okay. Sino gusto mo? Mali. Hindi kasal. Tagamali. Okay. Mabango. Mabango? Pabango. Pabango? Pwede ibang description na. Yeah, one word lang kasi, agile. Ay! Jowa. Namumukadkad. Ay! Iyo ba? Oo. Alam ko to, sobrang dali lang nito. Ano? Chicken. Chicharong bulaklak. Pagkain na naman, bulaklak. Yes! 1 point na kami. Change word? Ay, ganun. Hindi yung pink. Ah, okay. Okay, you pink. Ay, sorry, pink. Oh, pihin na kami. Sa huli, sabi lang ito, bobo pa kami. Ay! Ito. Pera. Ay! Nakapangalo ko yung may sabihin. Pera? Malipin. Trabaho. Hindi. Hindi pa dyan. Kaya na. Sinasagot. Sinasagot?
Oh, andito na ako. Brands. Asan ka na ba? Pero kasi, yun lang yung sinasagot. Hindi pwede isin yung mga yun, yung mga jowa. Mali. Drops. Lalagyan. Ipunan? Tagal lang ha? English na Tagalog. Tagalog. Ano kayo? Engineer ka. Ay, Diyos ko, engineer ako? Teka lang, may nilang mat. Pera, lalagyan. Piggy bank. Ako na naman! Sorry, ba't kasi nasa una? Ay, trauma natin yan. Hindi ko lang tawag. Sila naman sila. Okay, hinahawakan. Ay! Iba na sa isip ko. Ay! Sinasagot, hinahawakan. Sinasagot ko din yun eh. Ako din eh. Nagahay nga ako doon, hello. Hinahawakan, sinasagot. Isang sinumanaban yun eh. Siya ka ba? Yes. hinahawakan. Cellphone. Ay. Next, telepono. Yes! Ay! We won! Sa akin, paa. Medias. Hindi. Ako. Hininga. Mouthwash. Eh, Tagalog nga eh. Pagpabangon ng hininga? Eh, one word nga. Ang napunta lahat sa wig dito yung hininga. Ang hirap naman. Kayo na. Ako na. Ano yung sabi ko kanina? Paa. Hindi mo abot yun. Kaya nga eh. Hindi ko mo kayang gawin. Totoo? Ay, tama ba yung term? Ano ba to? Sipa? Sipa. Wala, grabe, Gina, pa? Kaya mo? Pakita pa kaya mo. Sipa! Sinapa na. Hindi pala kaya. Hindi pala mali yung pagkasabi ko. Pero anyways. Bukang dali. Taga lang, Ang hirap na mag-isip. Ubus na eh. Ah, sige, taga lang. Anong sinabi ko kanina? Nipin. Hininga. Mabaho, hininga agad. Hininga. One word lang kasi eh. Ginagamit. Ayun. Sipilyo. Ay, ang galing! Kaka-point din kami. Diyos ko, sa wakas. Sapato. Hindi ka pa tayo magsapato. Yay! Pero dahil dyan, nanalo pa rin kami. Kaya ako. At dahil dyan, meron tayong bragging rights. Wow! Thank you so much. At pakape. At hopefully, pasising later. Now, we will move on to our kwentuhan. Kanina, I asked you guys about your friendship. Pero now, we will discover more about yourselves. Wow! Now, let's talk about individually. Okay. Simulan natin siyempre muna kay Kevin. Eto, we're together as Spy Jacks. How were you discovered and did you really dream on becoming an artist? Huwag ka iiyak! Okay lang! Because Sige, one thing is for sure, you are a great singer-songwriter, Kevin. Siya po yung nagsulat ng magandang dilag. Alam mo kung ako matatampo ko. Hindi kaya sinabi na great host. Kaya ka eh. Tsaka gwapo. Walang ganun. Napaka-pogi din. Napaka-charming. Sambar na mo. Iyan mo you. Pas lang mukha. Uy, hindi seryoso. Well, thank you so much for that wonderful. Oh my God, imagine! English kasi! Basahin ko ulit, ano ulit yun? Paano ko nag-discover? Paano ko nag-start? Paano ko nag-start? Actually, hindi ko to dream. As in, napaka-looking, wala ako sa social media. Yung Facebook lang, parang Facebook lang matatanda. Share lang, prayers. Saan nag-start? TikTok ba? Facebook? Or? Noong nag-pandemic, nawalan ako ng work. Sa barko. Tapos, napatingil ako, so syempre mukha tayong pera, kailangan kumita tayo. Mm-hmm. So, nag-livestream ako, ganyan. Thank you, memes. Tapos, ayun, and then,
nakita ko doon ng ni pwede ba sabihin ko sino? Si Mama J. Janice Gafford. Oo. For magandang dilag yun. So, kinuha niya na ako doon. And then, tuloy-tuloy, nag-TikTok ako, nag-gain ako ng followers hanggang sa in-invite ako ng Pi for audition, Pi Channel. And then, nakuha ako as host. Ayun. Galing! Nung kita nakasama si Nikki. Yes. Grabe. Ang galing. How about you, Nikki? Bukang may yan. Basta pala. Na exposure. Side naman. Exposure lang. And then naman, si Nikki naman, you won, of course. Miss Universe. Yes! Oy! Miss Universe! Sa Showtime competition. Ano naman pangalan nun? Press release ko kasi ano, binibinipinas. Pero sige, dali na yung sis nyo naman, Kaloka Live. Kaloka Live. Ngayon sa Showtime, doon ka talaga ng trending. Eto, yun ba yung first ever exposure mo sa TV or hindi? Ang first ko na exposure, pero ano yun sa Wawa Win? Will Time Big Time yung title na dati sa TV5. Nag-contestant ako dahil naghanap sila ng working student. Pero, quick fame lang siya, like 15 seconds lang. Kasi natalo agad ako. Ano? Pero si Coloca Lake talaga yung mainstream na sobrang babad yung ano. Pero dati nag-host ka na, bago pa yung nag-start? Sa McDo. Ay, sorry, sinabing brand. Sa fast food chain. Sa fast food chain. Yes. As ano, service crew and then nag-host ng birthday crew party. Crew kasi siya doon. Wow. Pero bago ako magro, nagtindera ako sa baklaran. Ano? Totoo ba? Yeah! Sa nakitera talaga. Wow! Sa realize ko, sabi ko, I don't belong here. Oy! Parang alam mo, mas marami ka pang mararating. Sayang yung talent mo. Parang ganun. As a host. Tsaka kasi yung mga tinitinda niya, mga nakaw na phone. Oy! Sorry. Oy, hindi! Oy, masama yun. Gawain na professional niya mo. Huwag niyo gayain. Kung hindi kayo professional, huwag niyo gawain kasi mahuli lang. Tama, sayang. Kaya kaya port kulong ka pa. Ano yun? Himas Rehas tuloy. Lintera ng mga, ano. Ito po yung pagtanggalan yun sa last end ng season. Diba sa akto pang ano, ender ng first season? Ano siya, yung mga undergarments. Tapos yung amo ko nun Chinese, ganyan. So parang reselling. Feeling ko hindi ako, ano, hindi ako para doon. Hindi ko naman, hindi ko binababa yung work na yun. Sobrang proud ako na nanggaling ako doon. Kasi iba rin yung natutunan ko. Feeling ko lang na mas, hindi, mukhang pera kasi ako. So feeling ko may mas mataas pa na sa sweldo yun. Hanggang doon ako nag-McDo. Nag-beauty queen. Ha? Ay! Hindi! Nag-beauty queen? Saan galing doon? Sige, magbigyan natin. Sige, magbigyan natin mga 1 minute. Sige. And then I tried, you know, joining pageant. Oh, okay. And then I won. Tapos pinag-mock siya. Okay, 1 minute na. 1 minute na. Stop na. Stop na. 1 minute na. Hindi, yung Kaloka Live. Ay, good job. So, tuloy-tuloy na DJ sa radyo. DJ Nikki Morena na siya after. Okay. Kasi napay. Kasi sabi nagkita. Ang ganda ng journey mo. Kung baga nag-start ka talaga from the bottom and then mayroong pangarap tapos tuloy-tuloy. And now you're doing it, both yes. of you. Yes, oh. Thank you. Ito naman, syempre, ya. Happy birthday, Nikki. Hindi naman birthday. Ay, hindi naman birthday. Sorry. Ito naman, siya nagpapala pala umiyak. Pairing yun na daw. Ay, sorry. Ayan na. Ito naman si Yulin. Is it okay if I call you Yulin ba? Ang pambansang niyo? Bahala ka, trip mo. Okay, sige. Kung ano trip mo? Sige. Takot na lang sa summer eh. Yobab na lang. Kasi parang feeling ko close tayo. Yes. Yobab, minalukay namin ang iyong TikTok account. And you started uploading contents on March 7, 2020. Tama ba? Grabe, sobrang ano nung ay. Yes. Bakit mo naisipan na mag-upload sa TikTok? Ano yung mga iniisip mo that time? Hindi kasi noon, yung nagtitik, na una, parang nauuso yung TikTok noon. Before yan mag-pandemic, if I'm not mistaken. Wow! Before yan mag-pandemic, tapos ako kasi talaga, dream ko talaga maging artista. Bata pa ako, sobrang dream ko na. Ang dami ko ginawa, ano? Nag-auditions. Ano? Ayun, voice lesson, dance lessons, tapos workshop din ako. Lahat talaga, feeling ko kasi noon, baka pag ginawa ko yun, mapansin ako, ganyan. So gusto ko talaga, tapos nag-TikTok ako nung March, hindi, wala pa naman yun. So ang nag-trending talaga na unang video ko is August ng 2021. Basta, napin nyo na lang. Pahirapan yung pamangkin ko, yung nag-guess the animals, yun okay. Yung unang nag-trending, na akala ko sisikat ako because of my pamangkin. Tapos, nagkaroon ulit ako ng chance na ako naman, yung apple pie ng IKEA.
yung binas, hindi ko sila binas, nagsabi lang po ako ng totoo. Food review na honest. Oo, ganon. Since mahilig nga talaga akong kumain and mahilig talaga ako. Kahit nung wala pa ako sa TikTok, pag kumakain talaga ako sa labas, ang hilig ko pang mag-sabi ng review. Pwede po gumakausap yung manager nun. Hindi kasi talaga. Wag ganun talaga ako. So, foodie ka talaga? Oh, foodie talaga ako. Tapos mahilig talaga ako magreklamo pag di masarap yung pagkain. Kasi nga feeling ko, hindi worth ng pera ko. So, nadala ko. Malaki talaga hugot ito sa pagkain. Asensya na. Food lover. Ang feeling niya ako siya passionate. Ano yun? Hihingal na kung dami siya. I'm not going to be able to do it. Ay, wala pa. Start pala. Meron na, pero ano na, ang tagal ko na hindi nag-upload kasi sabi ko buhayin na lang ko. Yes! Congrats and sana. Unfollow San Bernardo, follow me. Grabe yun na. Siniraan sa harap. So niya to, T. Pero gusto ko rin kasi totoong kaibigan. At least. O ito naman, since nakilala namin kayo nung magkakasama, ano po yung parang common traits ng bawat isa na nag-vibe talaga kayo? Mukha kami pera. Oo, yun talaga. So stick talaga tayo doon. Stick kami doon. Uy, yung mas ano naman, mas kunwari may heart. Mukha kami may heart. May heart tayo. Sige. May heart kami. Ayun, may heart kami. Mukha kaming pera with the heart. Ano, pare-pares kasi kaming ano, parang mga komedyante na ewan na. Parang isa kami na gusto namin positive vibe. Yan! Genuine. Genuine, positive. Genuine lahat ng friend. Basta ang... Uy, wag naman! Uy, nakatulog ka naman! Sinasabi ko sa inyo! Guys, still there? Tiningil pa kakasagot! Oh my God! Alam mo, Summer, sa lahat, sa dinami-dami ng interview niya, dito siya hiningal. Hiningal, oo. Oh. Oh, pasensya. Kulang po yung aircon na. Oo. Sarap ka. Ikaw kasi sumagot. Sorry. Ikaw na. Ako nasa sagot. Ano ba pagka? Kasi parang good vibes kayo lagi. Ganyan. Siyempre, ang hirap gumawa ng content, di ba? Na parang laging good vibes. Ano yung parang, hindi lang sa good times, pero ano yung parang common ground niyo na feeling niyo ba values nyo as a person, mga pinagdaanan ba sa buhay, same kayo ng goals? Siguro kung may isa kaming, iisang values kaming meron common denominator, siguro family-oriented. Oh, yes! Yes. Lahat kami, close kami sa family namin, especially sa mom, sa parents, di ba? So, siguro dun kami nagkasundo-sundo. Tapos at the same time, nag-swap yung mga ano namin, humor, sense of humor, nag-iisa, ganun. So, yung kwentuhan, naging spontaneous na lang. Mm-hmm. Tapos hindi na pinapaplanuhan na content, naging spontaneous din ng content. So, dun kami nagkasundo-sundo. Yun yung kasi pag family-oriented kayo, hindi kayo takot maging vulnerable para sa isa't isa. Yes. Kaya very common kayo and very... Very loving. Sa bowing. Sa ano, sa parang short time na nakasama ko. Bago na ba? Oh, ganun ka na eh. Ang hirap sa sinong posisyon ko. Paano na naman ako? Alam mo. Ano ka nakakausapin? Alam mo, pagkatapos ng baba, dibdib na, tapos titingin mo ba? Ano tawag doon? Wala ka? Meron ka? Meron ako. Meron ka stiff? Stiff lang. Bakit kung stiff? Wala akong neck. Stiff lang, walang neck. Sakit yung lower chin. Nasaan yung kwintas? Ayan, lace lang. Lace lang. Malato. Grabe. Sorry, sorry. Oh my God. Okay. May parang nito yung madalawin. Ang ano yun yung kwento? Ayun, short time. So short time na magkakaibigan kami, ang dami na naming na-share sa isa't isa na very personal. So, ang dami ng pa-blackmail. Alam mo yun? Ay, na maghiwa-hiwa. So, pili ko yun yung clue namin sa isa't isa, yung pa-blackmail. Ay, unfriend mo ako. Bakit kwento mo sa akin yung ano? Ah, magagalit ka ngayon. Oo, oh, yung ito, screenshot. Screenshot. Pero ito naman, nung first time yung magkakakilala, meron ba kayong misconception sa isa't isa na nabali? Ay, nung nakilala niyo isa't isa. Kunwari, ito, ah, naku, mukhang maldito naman ito. Ah, plastic, alam, maldito ka daw, sabi ni Somber.
Dapat talaga hindi ako katabi. Parang natuturo nang natuturo. Then nakita ko siya kayo, nirapat ka na. Ano maldita daw doon? Pero meron bang ganun? Or talagang kung ano yung pagkakilala niyo sa isa't isa, yun na din. Ako kay Nikki. Ay, sige. Hindi ko ba doon? Hindi ko ada na kwento sa'yo ito. Wala, basa na po. Ko ano siya, masyado siyang maldita ta strict. Parang hindi ko makaka-vibe. Oh. Kasi ako parang ano ko eh, parang gusto ko okay lang ng okay. Tapos siya, parang alam mo yung, parang i-strictahan ka na parang wag yan. Akala mo by the rules siya. Yes. Pero daw ganun si Muti. Wala pala talaga. Wala na lang ba? Hindi pala misconception. Ganun siya, pero sobrang in a malambing way. Aww. Sobrang, alam mo yung pagiging strict niya, alam mong may care sa'yo. Paano ka gisingin? Baby, you need. Baby, you need. Ganun niya ako gisingin. Tapos sumagot ka lang? Yes. Oh my God, it's coming from a good place. Yeah. Na yung pagka-strict niya, concerned. Alam mo yung kakabuti parang mo. Parang ate na parang palola na nga. Ha? Totong kaibigan. Ate. Ganto yung buklo lang. Ate, ate. Totong kaibigan. Misconception. Ako, misconception ko siguro kay Yoba muna. Malakas kumain. Ay, talaga. Diba? Misconception mo na? Na malakas siyang kumain. Hindi pala siya malakas kumain. Ano? Sobrang lakas. Oh! Ano ba? Sorry! Sorry, nalito ako! Paano? Yung image. Sorry. Yung image mo. Yung image ko, nakatukaw ba ako sa image? Ayaw. Ay, kailangan. Ano ba kasi branding mo? Dapat alam ng editor. Ano ba branding mo kasi? Ano ba? Uncurtis. Atake ko. Uncurtis. Sana gifted. Gifted! Sample. Ma'am, pinanganak kang bobo. Namamatay kang bobo. Uncurtis nga. Uncurtis nga. Totoo. Uy, kumukha kasi. Pala ka mukha mo daw. Nag-gifted. Alam mo, nakakatatlo na si Samber sa'yo, T. Oh my God, strike na ako kayo. Papambar na yung 3-4 mo. Ayaw. Bawiyan mo sa vlog. Okay, balik tayo sa question. Okay. Misconception. Si Nikki, akala ko hindi ko makakabal. Kasi mukha ko siyang mataray. Totoo ba? Totoo. Isi, aminin nyo, yung ganito kahit nakaganyan sa wig, hindi mo i-approach yan sa labas. Alam, hindi ba naman nyo? Alos, sweet mukha ka maasin. Kasi nga po, kan? Oo. Pero hindi po siya mataray. Sobrang sweet. And understanding, accepting. Feeling ko next to Lord na siya. Sobrang ate lang talaga siya, yes. Lagi. Even sa pay, siya talaga yung nagli-lead ng prayer. Oh, diba? Talagang nagre-regroup. Pero, makikita mo yung siya ang Vicky. Hindi, ate talaga siya. Ate talaga siya. Diba, yung birthday, T. Happy birthday, Happy birthday. Thank you guys for watching my vlog. Ikaw na, misconception mo sa amin. Sige na nga. Oh, sige. Gusto ko sabi ni Summer kasi si Summer nakatrabaho saan ko. Natin, sa okay, payo. Sige. Ang misconception ko nung kay Summer, syempre beauty queen, parang kadalasan kasi na nakikita ko mga models ng beauty queen, parang alam mo yun, parang yung pinapansin nila is yung mga same lang din nilang mga kapwa model. Same lang. Ang hirap pakisamahan na parang, wala, masyado siyang mataas, ganyan. Tapos yung si Summer, nung narinig ko na siyang magsalita, very kalog, very bakya. Tore ni Bodeng. Tapos pasa kami after. Kasi ang pasa kang pass. Yes! Public apology na ko sa lahat na alam mo na baka maglasahin yun. Oo, kaya huwag mo kuhang pasin kasi gumaganti. Ang huling inagpas ko dito rin sa QC, dumating siya ng south. Sa Laguna, sa Dubat. So yun yung ano ko kay Summer, very ano siya, masa and down to earth. Yes. Yun yung misconceptions. Kaya naman tayo magkakatropa. Yes. Yes. Kayo rin naman, ang misconception ko talaga, parang snub siya. Kasi parang rich kid siya eh. So parang feeling ko ay snub to, ganyan. Parang nambubok po. Grabe, nambubugbog? Hindi, joke lang. Okay. Hindi kami nambubugbog, diretso pata. Oo, hindi talaga gilit. Ay, masaba yun. Hindi talaga, ano, parang dati, parang snub si Yuri. Parang pili lang talaga yung kinakausap niya. And nung nakilala ko siya, very lovable. Yun nga, parang turing ko sa kanya, parang younger sister. Gustong-gusto ko pag ginigising siya, tapos parang, Didi Yulin! Para po siyang baby kapag totoo. Natutulog. Si Yobab ko ano siya sa TikTok dyan, yun talaga siya. Walang mababago. Actually, nakita ko yun nung kanina, diba? Bago pa tayo mag-start. Wala akong personality pa. Oh, hindi, meron! And that's being authentic in general. Ay, ang ganda nun! Kaya naman marami nagmamahal sa'yo. Okay, thank you! Ikaw lang ha. Bigyan mong pera.
Baka mahampas ako. Okay. Ikaw na lang. Lumayo-layo pa po. Meron pa kay Kevin. Sorry na. Ay, go. Sorry. So, moment. Kay Kevin, ano? As is, unang kita ko kay Kevin, mag-anagad loob ko eh. Hello? Totoo ba yun? Halata naman sa audition ng Pai. Di ba? First time namin yung mag-meet. Totoo ba? Oo, oh, first time namin. Very kalugas ito and very charming. Gwapo. Kevin. Tapos na. Ay, pangit mo talaga na pupuri. Uy! Ay, sorry, thank you. Para ma-okay na. Ikaw na, Sam, kasi malabag sa loob. Thank you, Sam. Okay, next question. Bilis makamugon. Actually, seryoso, ina-ask ko din si Sam pa ng isa kong friend. Ito, would you cover up a friend? Or would you lie just to save a friend from a situation? If yes, up to what extent? And if no, how would you deal with it? Oh my God, ang hirap! Alin ka na? Ikaw ang hirap. Hindi, ibig sabihin, di ba? Sa friendship na sobrang tight kayo. Siguro may mga, kunwari may issue man na nangyari or ganyan. Would you cover up for a friend? Or kung yes man, up to what extent? Or if you would lie to save a friend? Para hindi siya sobrang mabash or para isave siya. Sino mauna? Sige ako. Si Yulin. Si Yulin. Si Yulin. Wala namang ano eh. Wala lang. Ako, yes. Oh, would you cover up? Yes, I will. One. Ano ko eh, mahilig akong mag-tolerate when it comes to my loved ones. Oh. At saka parang ayokong makikita ano, yung mapapahamak sila. Hindi ko kaya, hindi ko, not on my watch. Wow! Ganda. Up to what extent? Kung ano yung maiisip nyo na pinaka, ano, na pinaka, kayang isave ko. Hindi ako, hindi ko ugali mag-give up sa tao. Ganun lang. So matagal bago ka. So pag nag-give up kita, sobrang lala nung ginawa. Ganon. Ang ganda ng sagot. Ang ganda ng kanya. Kasi nga, ano yung tingin mo? Sabay. And I. Thank you. Wow. Hey! Kasi yung lang, isang panlilyo. Is also Miss Grand Miss Philippine. Grand din. After niya. Hindi ko siya yung friend ko. Hindi ko siya friend. Kaklase ko siya. She's from Southville, diba? Oh, yeah. Small world. Bridesmaid ko siya. Close with me. Yeah. Na ano ko kasi, isang panlilyo. Yeah. Small world, big ways. Oh! Ano ba? Sorry. Grabe yung circle nyo, no? Very beautiful material. Yes. Isus mo nila, oh. Pa, parang okay na yung sagot niya. Okay na, hindi kayo ba? Na ako muna, last ka na. Walang copy paste, Robert. Siguro ano, ako, ano, hirap mag-ano, pero iko-cover up ko kasi it's not my story to tell in the first place. Kasi kung kaibigan ko man siya and storya niya yun, mm-hmm. hindi ko dapat ilaglag siya. Mm-hmm. Pero hindi ko rin ito tolerate. Hindi ko kukonsintihin, sasabihin ko sa kanya ng harapan. Pero as long as masisave ko siya sa best way na magagawa ko, mm-hmm. isisave ko siya as her or his friend. Yun ang gagawin ko siguro. So parang halos same din kayo, Bob. Oo. Pero kumbaga parang sa'yo, to a certain extent, sasabihin mo. Sasabihin mo ko talaga. Oo. Para aware din siya, kumbaga. How about you, Nidhi? Ako ano ba, may nangyari na kasing ganyan sa akin personally. Trinay ko i-cover up, naggawa ko ng, as in, sinalo ko lahat para maprotektahan siya. Kaya lang, yung naging effect is, yung naging result rather, hindi naging maganda. Merong ibang taong nawala. So, ang siguro to answer your question, kaya ko, pero for sa ngayon, pipiliin ko na kung hanggang saan. Kung merong buhay na mawawala, hindi ko kaya ng iano. Hindi ko na kaya mag-ikim-kim yung lie. That's a deal breaker. Deal breaker yes. yung kapag merong other buhay na mawawala. Oh. Pero, oo, oh, diba? Parang gusto ko rin i-answer yung question kahit hindi ako tinatanong. Sige nga. Hindi ako talaga na. Personally, I would not tolerate. Okay. Yeah, and kasi gusto po yung mga kaibigan ko, gusto ko totoo din sila kahit masakit. Gusto ko sinasabi nila sa akin na harap-harapin. Kaya masasasaktan ako dun sa mga taong hindi nila sa akin sinasabi harap-harapan. Na kaysa nakatalikor. Kasi ayoko na ganun. Gusto ko kung malinis tayo. Uh-oh. Kung mababa tayo. Pero tutulungan kita kung paano i-solve yung problem na yun. I will like support you and cover up for you. Pero alamin pa din natin na totoo dapat, bago yung happiness. Kasi naniniwala ko na pag totoo mo na yung unang mo, happiness will follow, kahit masakit at first. Yes. So,
As long as walang ibang buhay na nawa. Yes. Ganun naman, hindi mo talaga siya itotolerate. Sorry, pero hindi ko kasi masyado naano yung question. Hindi, okay. Tapos naman yung sagot nung narinig ko kahit kasi sabi ko kanina, itotolerate ko. I mean, itotolerate ko kasi nga isi-save ko. Yes. Pero yung mga mali, siyempre sasabihin natin. Yes, tama yung sinabi. Tama na. Hindi, tama yung sinabi. Okay, bakit? Tama yun. Tama yun. Tama yun. Sige, to follow up that question. Para lang malinaw sa atin mga viewers, ano yung mga bagay na po pwede nyo i-tolerate? At ano naman yung mga bagay na hindi na natin pwede tolerate will end the friendship until there lang. Okay. Kasi ang hirap doon, diba, sa friendship. Oh, lalo na in our industry, marami tayong mga pinagkakatiwalaan, no. Pero sinisira yung pagkakatiwala natin. Personally, for me, siguro yung mga hindi ko i-tolerate is yung pagsisinungaling talaga. Kasi the more na nagsisinungaling, the more na matotolerate mo yun, magiging normal na yun sa kanya. Kumbaga ayaw mong i-normalize yung pagsisinungaling. Kasi mawawala yung totoong authenticity ng isang tao. So, sorry. Ang ganda. Oh, bawal umulit na sagot dito. Ako mauna. Kinakabahan. Dapat si Summer palagi lang sasagot. Kaya ako. Ay, grabe. Bawal umulit na o pagsisinungaling. Okay. Okay lang. Siguro ako, yung pagiging traitor. Tama ba? Or pagbabackstab, pagsasabi ng masama sa kapwa. Kasi, hindi naman masama yan. Huwag kayo mag-pray dyan. Kasi diba, halimbawa, kung kayo sa group nyo, wala kayong ginawa kundi magkwentuhan ng masama about ibang tao. Anong exemption na hindi mo gawin sa amin yun? Diba? So parang sa akin, deal breaker ko yun, itingil natin yun. Kasi negativity, negative vibe yun, nag-a-attract din tayo ng negativity. So, siguro, what instead na pagchismisan natin yung tao, bakit hindi na lang tayo magkwentuhan ng atin-atin? Yung tungkol sa atin, tungkol yung masaya lang, fun. Yeah. Diba? So, deal breaker ko yung backstabbing. So, pagsisinungaling, backstabbing. Last ka na yung ba? Mahirap yun. Alam ko yung sa'yo. Yung sa akin, ano, yung deal breaker ko, yun nga. Kasi based on my personal experience, pag may buhay na nawawala, pag hanggang doon na, yun na talaga. Hindi ko na kaya i-tolerate yun. Kasi ginawa ko yung before na sinubukan ko i-protect yung friend ko. Mm-hmm. To the point na namin. Anong ginawa ng friend mo? Ayoko sabihin kasi baka may mag-research. Wow! Oh my God! Ayoko! Pero grabe kasi yung hugot gusto mo. Gusto ko mamayawin yun. Though kahit alam ko, gusto ko sabihin. What na? Pag hindi ready, sinigyo natin. Ano ba yung deal breaker mismo? Kasi pag may affected na life. Oo, pag may affected na life. Tsaka syempre ayoko ng mga friend ko na cheater. Let's say yung friend ko is a cheater. Hindi ko siya ito-tolerate. Hindi para magsinungaling ako on your behalf to cover you up. On all aspects to. Oo, lahat yan. So, kasi nangyari na sa akin before. And trauma, basta nakakatakot. Totoo, so, totoo. Parang pagsisinungaling din talaga eh. Oo, pagsisinungaling. Ayan na. Nag-cheat ako nung grade 6 ako. Ay, iba yun! Ayun! Ako din naman nag-cheat nung ano. Ako din. Ako ano, siguro pag nagsimula na yung friend ko na nararamdaman kong naiinggit na siya. Inggit? Oh my God, ang ganda. Inggit na. Parang kasi pagka... Ano mo malalaman na naiinggit na? Minsan yung iba nagtatawa. Mararamdaman mo yun eh. Mararamdaman mo yun. Tapos parang... Kasi ang laging sinasabi sa akin ng parents ko, ang inggit is kapatid ng magnanakaw. So parang ano siya sa akin... Kapatid pala, isang apelyido. Yung inggit kasi, dyan na nagsistart na nai-insecure ka na. Na nababackstab mo na ako, pinaplastic mo na ako, yun na. So parang pag feel ko, nagagawa mo na yung mga yun, that's it. Out ako talaga. As in, yun yung pinaka-ano ko, tsaka ayoko talaga ng plastic. Ayoko nung hindi mo sasabihin sa akin yung... Sorry. Sabi ko sa'yo eh. Confession. Pinaparin ka pa yung ano yung reaction. Ayaw na. So ngayon, ano talaga ako, ayoko talaga nung yun, ganun nga din, pinaplastic ako, tsaka kahit sa kanila din. Actually, napag-usapan namin ito nung huli, sabi nila sa akin, yung baba, ayaw na namin mag-make fun. I-promote yung body shaming sa'yo. Sabi niya sa akin yun. And ako, parang sabi ko, actually, alam mo, okay sa akin, mas ayaw ko yung pagtatawanan mo ko nang hindi ko alam. Gusto ko pagtawanan mo ko, kasama ko din sa usap. Kasi para at least, hindi yung, ang pangit kasi, ang ayaw, yun talaga yung pinaka naging, ano ko, weakness ko sa bullying. Pagka yung makikita mo yung mga taong pinagtatawanan ka. Pero ikaw, nakaganyan ka lang, walang ang alam. So ako, kaya yung naging ano rin sa akin, naging sa TikTok or sa kahit na anong video, naging okay din sa akin yung pinagtatawanan nila ako. Kasi friends kami, tapos alam ko yung nasa isip nila. Ang pangit lang nung, ang pangit niya. Ha? Dino! 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 Dino!
Ang pangit lang nung ano, nung feeling. Yung ganun nga, nung hindi ka isasamang, asakot din tayo ma-left out. Yes. Tapos binubuli ka na ako, nila-left out ka. Correct. Well, sa akin lang yun. Sa akin lang yun. Di naman po lahat ng plus size. Kaparehas ko mag-isip. So sa akin yun, ayoko nung ina-outcast ako kahit nilalait na ako. Sabihin mo sa akin. Gusto ko yung sinasabi mo sa akin. Sabi ko rin sa kanila yun na, pagka may ayaw kayo sa akin, sabihin niyo kasi babaguhin ko. Ganun niya ka-accepted yung sarili niya. Nakakatuwa lang kasi sobrang healthy ng friendship niyo. And alam niyo, lifetime siya. Hindi ako yung friendship. Friendship. Hindi kasi totoo yan. Kumbaga kung masasabi niyo yun, harap-harapan, mas magiging healthy. For me talaga yung jealousy talaga, yun yung ugat ng lahat. Yes. Lalo na in our industry, especially if we coming from a competition, yes, especially for me, pageant. Kayo din, content creators, that involves money, lalo na kung yun yung gusto nyo talaga, di ba? And correct, all of us make a living out of it. So why not? Oh. Ito naman, last question. When can you say na this friendship naman is worth keeping for a lifetime? Oh, ang ganda nun! At ang hirap din. When can you say when that this friendship is worth keeping for a lifetime? I think hindi mo masasabi yun. Like, mararamdaman mo eh. Kaya parang, biglang, parang alam mo yun, in a snap, sabi ko, comfortable ka ba? Oo, safe ka ba? Mukhang madadala ko itong mga tao to hanggang pagtanda. Yung ganung in a snap, yung parang after bond, ano ba, nag-bonding, and then going home alone, parang babalik sa'yo na parang... Sige, rephrase ko na lang yung question. Sige. Ano yung parang characteristics ng bawat isa na feeling yung worth keeping talaga at makukonsider na yung lifetime kong friendship na to dahil sa ugali niya? Ako, siguro ano... Wala. Ang ganda kasi nung ano, when can you say naman that this friendship is worth keeping for a lifetime? All I can say, feeling ko, I'm confident to say na we have a lifetime to enjoy the friendship that we have right now. Aww! Ano daw? Tagalan mo. Ayusin mo. Ayaw mo na din. Parang ano eh, ang hirap kasi na meron kang timeline na feeling ko, ito yung masasabi ko to na pang-lifetime. Pag nagawa niya to, pag ito yung nangyari. Oh, yes. Pag may checklist ka, minsan mararamdaman mo na lang yun eh. Kusa yun na. Kusa alam yan. Alam ko na. Yun yung parang pinakamasarap na friendship na low-key pero walang expectations sa bawat isa. Walang pressure. Kasi yun nagmamahal na friend. Yes. Tama ba? Oo. Totoo. Very low maintenance. Parang hindi nyo kailangan palagi mag... Ano usap. Man. Pero ba nag-usap kayo? Parang kahapon lang kayo magkasama. Oh, how about you? Ano? Wala. Ano yan? Ano yan yung bab? Niisip ko kung anong dinner natin. Oy! Gutom ka na naman! Sorry. Hindi yun ano yung question. Ako kasi, mabilis nga ako mag-trust. So feeling ko, lahat ng friends ko, pag nakilala kita or pag nagustuhan kita, pang lifetime ka sa akin. Ganon. So parang, nasa sa'yo yun kung during the process, i-break mo yun, yung trust ko. Ganon. Pero yung pinaka-ano, meron pa rin pala. Pero yung pinaka-ano is yung sa, yun nga, parang basic, nasasamahan ko through highs and lows sa lahat ng challenges. And ang sa kanila, yung pinaka-nararamdaman ko, tawakan mo kasi nangangalay na siya. Sorry. Ano, yung parang ano kasi sila, loving, tapos sobrang caring. Yun yung ano sa akin eh. Kasi nga, di ba, growing up na nabubuli ako, pakiramdam ko, ang may care lang sa akin is family ko. So parang nung nakahanap ako ng friends na parang nagki-care din sa akin yung sobrang, parang, oh, is it para silang pamilya ko, gano'n. Ikaw din kasi loving and caring and generous, sila both. Uy, parang naiiyak na ako, pero i-wrap up na natin. Kasi na rin kasi tingin sa akin nung ni Pao yung ano niya. So, kailangan ko na talaga. Hindi nakakatuwa lang kasi for, of course, hindi yan maiintindihan ng ibang tao. Pero for some people na binubuli na feeling nila yung family lang nila, yung support na nila. That turn out, their friends also become their family. And nakikita namin yun sa inyo. So, sana magpuloy na yung friendship and more blessings this 2020. Thank you. Same to you, Sam. Like, subscribe. Now, we are moving on to our last segment of the show where we ask our dear audience sa ating mga advice, suliranin kung ano mga pinagdadaanan nila, and we will give me and my guest the hashtag Sam Sentiments. Kaya naman mahiwag ang kamay. Sige, ako na magbabasa. Sabi ni, hi my dear Samberg, congratulations for having the sum up. Every episode so fun and full of lessons to learn. And I love how you talk to your guests. Very natural daw and very you. Aww. Anyway, here's my story. A few weeks before my birthday last year,
I was told by my neuropsychologist that I have anxiety, which is seryoso to, anxiety, depression, and PTSD due to a lot of things that I went through over the years. Shakespeare's bullying daw. I got sexually abused. Oh my God. I got scammed, and the most painful one, sabi niya. When my mama passed away, plus I learned recently that I am adopted pala. Tumukos yung muli. Iniklabutan ako sa minamasa natin sa okay. Those things have caused so much pain to the point that I almost wanted to end my life in a snap. Now, even with a professional that is looking after me, I still feel the same way. What advice can you give? Hope to hear from you soon. Oh, hi, Thank you so much, first of all. Actually, si yung nagko-comment sa lahat ng mga photos o videos ko sa vlog. So, thank you so much for sending this. And this is really something very serious. Uh-huh. Siguro ako ang masasabi ko lang is, we cannot really say how much pain we need to go through until giving up is okay. Kasi iba-iba tayo na pinagdaanan. We all came from a different, you know, walks of life. Pero siguro if there's one thing na gusto ko sabihin is really ask for help clinically. Yes. Since you are really diagnosed, sana you find a right doctor, ask for help, and also support ng friends mo and ng family, kahit hindi man direct family mo. That friends that can turn a family like them, yun talaga yung pinaka-immediate na pwede natin gawin. This is very sensitive. I was bullied, pero never kong na-feel na I was left out because I have gymnastics before na pwede kong i-divert yung attention ko. And I really learned something about like defeat, discipline. So gusto ko lang sana sabihin ngayon na focus also on the good things and prioritize yourself. I know it's hard. I know mararamdaman mo lahat ng pain and you feel like binabagsakan ka ng mundo. Pero sana pag-ising mo sa isang umaga, kahit magkape ka lang, and maalala mo itong advice namin, sana napapasaya ka namin ng simple things mo. And every journey naman begins with a single step. So, kaya mo yan. Maganda na sinabi ni Sam. Ang hirap, grabe yung kung naman yung sinabi ni Samber. Yun na lang din yung amin. Ah, sige. Ako siguro, wala ako sa position to advise anything. Kasi hindi ko alam pinagdadaanan mo, di ba? And, alam mo yun, wala ako sa position and hindi ako professional na makakatulong sa'yo. But all I can do is, siguro, ipag-pray ka. I pray for you na maging okay ka as soon as possible. So, hanggang doon lang ang kaya kong masabi kasi this is very sensitive talaga. So, ayoko mag-start ng anything pa kasi baka maka-apekto rin sa kanya. So, I pray for you. I pray for your fast recovery. Healing? We support you. Yes, healing. And nandito lang kami to support you. Anything na, na pwede mo kami message, ganyan, send ka lang ng pera. Hindi, joke lang. Oh, yeah. I love you. We love you. Mahigpit na yakap sa'yo. Si ang tapang niya kasi shinare niya sa atin to. Yes. Hindi lahat merong ganong hindi ganun at may ganun ng lakas ng loob para i-share yung pinagdadaanan. And thank you for that. Thank you. Kasi naging komportable ka na i-share sa amin. Naging safe space tayo. Naging safe space mo si Samber. Kami kakakita mo lang naman sa amin, pero thank you. Nabigyan mo kami ng chance. Magdadasal ka namin. Alam mo, yung Diyos nandyan. Promise, pray lang talaga. May reason kung bakit ka nandito sa Earth. Yes. And be strong. Yes, be strong. Yobab. Si Yobab, bibigyan ka daw ng LV. Oh, yes, hindi. Para maging... Ang hirap. Kanina diba? Ako nag-iisip. Share your experience. Anong ginawa mo? Kasi for sure, he felt alone ngayon. Na parang wala siyang kakapitan. And, my God, nakakatuwa lang kasi parang na-touch to ako bigla. Lalo, yung mga alam mo yun, sa social media, yung mga simpleng comment na akala mo okay sila. Pero ganyan yung mga pinagdadaanan nila. So, thank you for sharing this kasi nabigyan mo din kami ng platform. And this is really the gist at ito talaga yung pinaka-purpose nung The Sum Up, to have a safe space for everyone. Ganda. Sa akin, siguro doon ako magbe-base nga sa experience ko, yung mga naramdaman to din na pain. So ayun, yung sa akin kasi noon, syempre sobrang sakit din noon. Sobrang, ang dami kong pinagdaanan na parang feeling ko hindi ako tanggap ng mundo ito. Ganyan din, na parang, ano gagawin ko, kailangan ko ba magpapayat para tanggapin ako ng lahat? Hindi, parang, just be yourself, tapos kilalanin mo naman kilalanin yung sarili mo. Huwag kang mapapagod na
mahalin na mahalin yung sarili mo hanggang sa mapatawad mo din yung sarili mo sa lahat ng, kahit hindi man manghingi ng sorry, lahat ng nakasakit sa'yo, okay na yun, okay na yun, ipagpasa Diyos mo na lang sila. Basta ikaw maging masaya ka lang. Parang lahat ng binabato sa'yo problema, batuhin mo lang. Lahat na, siguro parang ako kasi ang naging isip ko noon, hindi ko hahayaang ang isang tao na to na madiktahan yung buhay ko, and hindi ko siya hahayaang siya yung maging reason kung bakit hindi ako masaya ngayon. So ayun, parang hirap, paano ko ba minahal yung sarili ko noon? It's a process. It's a process talaga. Hindi siya pagising mo, okay ka na. Hindi ganun yun. Ano talaga siya, step by step. Then, tas huwag kang maging harsh sa sarili mo. Tanggapin mo lang yung sarili mo, tas everything follows. Mahigpit na yakap sa'yo. Yes. Mm. So, oh my God, grabe. Kuya, para wait lang. I need 1 minute. Bago tayo mag-end, syempre maraming salamat. Pagbansang mga abi sa kananalan. And thank you so much sa isang message ko lang, ating mga kapawis, Kevin and Nikki. Sawadi ka, kapon ka. Baka may mga gusto kayo i-promote in your social media accounts and ipa-formilyo na natin. Yan pamilya na natin. Oh, yeah. Okay. Sige, mag-start na ako. Okay. Ay, guys, yun, follow me po sa lahat ng social media accounts ko at Kevin Montiliano. At the same time, panoorin niyo po kami sa Pai Channel. Nandun pa rin po kami ni Nikki Morena and makakasama natin soon, Yobab. Yay! So, abangan niyo po kami sa lahat ng social media platforms. So, pag nakita niyo mukha namin, share niyo agad. Thank you. Copy link 3 times. Ayan. At Nikki Morena, yes, sa lahat po ng platforms. And of course, Showtime Online, you! Pai Channel din po. And of course, tambay sa Imus Cavite. Ah! Sa lahat po ng ganun. Sa lahat po ng brands, saka po corporate, nag-host po kami tatlo. Thank you po. Mukha lang hindi, pero we're smart. So, ako po, yun po, lahat din ng social media ko, si Lynn Castro. And please, supportahan nyo ako kasi mag-YouTube na din ako. Yay! So, kayo napapanood nyo kami ang Team Pataba. Yay! Meron nyo din, may quote yun, Team Pataba. Hindi maghihilahan pababa. Bars. Supportahan nyo po kaming lahat palagi. At maraming salamat po sa laging panonood at sa pagsuporta nyo po sa amin. We love you. Thank you, Summer. We're so proud of you. Yes. Thank you so much. What a great way to end the season on. Ang pambansang Yola. Sorry, sorry. Inuupuan. Upuan? Parang nasabi niya rin yun. Ayaw nila magpatalo. Sige, maubusan tayong time. Wala lang to. Ay, lang to. Okay.